Musta mga paps, magtuturo lang po ako ngayon kung paano i-wiring tong central lock ng sasakyan, no? Kasi may nag-request sa akin kung paano daw ito ilang i-wiring tong central lock ng sasakyan natin. At kung bago ka sa aking channel mga paps, huwag kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para update kayo sa aking mga bagong video. Okay, umpisahan natin. Okay mga paps, bago tayo simula sa mag-wiring mga paps, ito ang ating central lock. Ito ang kanyang mga wire. Kung makabili kayo ng central lock mga paps, kung isang seat ang bilihin nyo, meron na siyang wire kasama yung actuator, yung module niya. Yan, ito yung wire niya. Ito yung actuator, ito yung module. Tapos, apat yung actuator. Kung isang seat ang bilihin nyo mga paps, apat yung actuator natin. Yan, apat. Sa isa dito mga paps, sa isang actuator mga paps, meron siyang limang wire. Ito yung para sa driver side. Yan. Tapos yung tatlo, tagdalawahan na lang. Dalawang wire. Sa passenger side at saka sa likod ng pintuan, sa likod. Bali, apat siya, four door. Saka seat. Okay, wiring tayo mga paps, no? Apat yung actuator natin. Ito yung kanyang wire. At gamit tayo ng battery mga paps para matesting natin kung gagana ba siya. Tapos itanggalin natin yung wire niya, ilatag natin yan para makita natin, para makita nyo na tanggalin natin tali. Okay, yan na, latag natin mga wire mga paps, no? Tapos yung isaksak na natin sa mga socket ng yan, socket yan, yan socket yan, sa driver side, sa passenger side, ito yan socket yan, ito ilagay yung mga actuator, yung apat. Unahin natin tong limang wire. Ito yung para sa driver side. Yan, naka color coding na to mga paps. Yan, saksak na lang kayo dito. Yan. Yung green, sa green din. Green to green na lang tayo. Green, tapos blue. White to white. Brown to brown at saka black to black. Yan. Sa passenger side naman, ay dalawa lang wire nila. Green at saka blue. Green to green talang, green, blue to blue. Yan. Naga color coding yan lahat yan mga paps. Tapos sa likod ng pintuan, ito yung mga motor niya. Para lang to sa mga sasakyan mga paps ng hindi pa naka-central lock yung mga pintuan nyo. Maglagay kayo ng ganito, yan, actuator yan, apat. Bali, four door na. At ito yung kanyang kanyang power niya, yung module niya. Yan. Meron siyang supply mga paps, red at saka black. Meron siyang sariling supply
ito, red at saka black. Yan, ikabit nyo yan sa negative at saka positive ng battery. Yan. Yung red positive, black negative. Yan. At ituturo ko yan sa inyo mamaya mga paps kung paano naman ikabit. Ikabit natin sa positive, negative at yung battery. Ha. Sa red. Ituturo ko sa inyo mamaya mga paps kung paano naman ikabit yung central lock nito sa car alarm. Ito yung wire niya mga paps. So, meron siyang dalawang wire na nakaabang na ito. Ito yung para sa car alarm natin. Yan sa remote. Dito na nilagay yung wire ng car alarm. Yan. Pwede nyo rito lagyan ng switch mga paps. Ito. Kung hindi kayo maglagay ng, kung central lock lang yung gagawin nyo, yan, bali apat na pintuan. Apat yan. Apat, tapos ito yung switch niya. Kapag i-switch natin, mag-automatic siya lock lahat. Lock unlock lahat yan. Dikit natin yan. Diba nalalock siya lahat. At ituturo ko naman siya mga paps kung dito naman paano ikabitan ito ng remote. Ito mga paps, ito yung kanyang sa driver side, no? Kung i-lock nyo ang switch ng ito, mag-automatic lock lahat ng mga pintuan yan. I-lock natin. Unlock, lock, unlock. Automatic siya lahat. Tapos ituro ko naman siya mga paps kung paano ito ikabitan ng alarm mga paps, no? Kung magkabit kayo ng remote. Sa central lock mga paps, may dalawang klase yung pagkabit natin sa pintuan natin. Mayroong ganito. Yan. Sa Hyundai ito na accent. Yan. Ito yung switch na. Sa cable ko lang siya nilagay mga paps. Yan. Lock, unlock. Lock, unlock. Lock, unlock. Meron din sa tulad nito mga paps na multi-cab. Yan, yung ganitong klaseng purma ng kanyang switch sa pintuan. Yan. Yung rad lang. Yan. Ituturo ko naman siya mga paps na ito yung ating car alarm. Ito yung mga wire niya. Unahin natin itong unang sakit. Itong unang sakit, ito yung para sa sensor. Meron siyang adjustment yan. Gusto niyo yung i-sensitive ang kanyang alarm. Yan. Pwede nyo yung i-max. Tapos isang sakit naman, ito yung para sa lead indicator. Ito. Umiilaw lang to kapag naka-lock kayo sa remote. Idikit nyo lang to sa dashboard. Tapos itong sakit na ito, may apat na sakit. Mayroon siyang dilaw, pinutol ko. Ito yung para sa kill switch. Ginagamitan to ng speedy relay. Ito yun, may kasama na siyang relay na kung kabili kayo ng alarm. Meron siyang number 30, 85, 87 at saka 86. Ito yung sakit niya. Ang gawin niyo mga paps, yung 86 ng relay, itong dilaw, ito yung 30, 85, 87 at saka 86 ng dilaw. Yung gawin niyo mga paps, itong dilaw, dito ikabit yung dilaw na car alarm natin, yan. Tapos 85 white, tap natin sa itip sa positive ng battery. Tapos 3087, pagsamahin natin, mag-cut kayo ng wire sa ignition coil or sa ignition switch para mamatay yung sasakyan. Tap nyo doon. Kabit nyo sa pinagputulan nyo. Yan. Pero hindi ko nagagamitin ito mga paps kasi halimbawa magloko yung alarm natin. Mahirapan kayo paandarin yung sasakyan natin. Tapos itong blue, ito yung para switch door. Orange, ito yung sa switch sa foot brake. Yan. Panoorin niyo 'tong tutorial ito mga paps kung paano ikabit ang alarm. Tapos white, ito yung para sa accessory wire. Tapos itong dalawang brown, ito yung para sa signal light. Kahit magkabaliktaran 'tong dalawa, walang problema basta matap niyo lang sa positive ng kaliwat kanan ng signal light. Meron din ako tutorial ito. Tapos pink, ito yung para sa positive ng siren. Sa siren mga paps, ito 'yon, positive. Ito yung siren natin. Mayroon siyang dalawang wire.
red at saka black. Yung red dito ikakabit yung pink. Tapos black kabit natin sa body ground. Next natin yung red positive, tap natin galing sa battery positive. Tapos yung red na may stripe na black, ito, ito yung para sa trunk, sa compartment sa likod. Gagamitan tayo, gamitin nyo lang to ng actuator. Ito, gamit kayo ng ganyan para sa likod. Negative ang supply nito mga paps. Yan, red naman, stripe na black. Tapos next natin, black. Black wire ng alarm, ito yung positive. Tap natin sa background yan. Tapos dalawang dilaw, yellow na may stripe na black at saka solid yellow. Pagsamahin natin yung dalawa, i-connect natin sa red. Yan. Tapos dalawang orange, orange na may stripe na black at saka solid orange. Pagsamahin din natin, i-connect natin sa negative black wire ng alarm. Yan. Para gagana yung, kung hindi tayo gamitin itong mga paps, hindi gagana yung central lock natin. Hindi gagana itong dalawang white. Itong white na may stripe na black at saka solid white. Yan, ito yung papuntang central lock. Nagkocontrol lang sa remote ito. Ah, kinabit ko na mga paps, no? Ah, na kabit ko na dito sa ikabit natin dito sa kuan, ano? Yung red, nakabit natin sa positive ng battery. Red. Tapos black wire ng alarm, nakabit natin sa negative ng battery. Tapos ito, meron din sa sariling supply. Kabit natin sa positive, black. Tap natin sa negative ng battery. Yan. Tapos itong dalawang white mga paps, ito yung nagkocontrol lang sa remote. Yung white na may stripe na black, connect natin sa central lock. Yan. Connect natin sa brown ng central lock. Ito, ito yung brown niya. Tapos solid white. Connect natin sa solid white ng central lock. Ito. Tapos testingin natin itong mga paps kung gagana ba siya sa remote. I-remote natin. Lock. Unlock. Okay, gagana siya mga paps, no? Yun lang mga paps, no? Sana nakuha yung mga paps. Sana nakuha yung video. At meron na akong tutorial ito mga paps kung paano ikabit sa sasakyan. Panoorin nyo lang mga paps. Umiilaw lang yan mga paps kapag nakalakay sa remote yung LED indicator. Yun lang mga paps, no? Maraming salamat sa panonood at sana huwag niyong kalimutan supportahan ang aking channel. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated ko sa aking mga bagong video. Maraming salamat.